Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading po ito for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Ayan, check mo yung natal chart mo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang guys. And kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. Friend guys ha, hindi ako yun. Anyway, ma-appreciate ko yung likes ninyo, comments ninyo. Ayan, maraming salamat po. Start na natin ang reading, Leo. Isang shuffle na lang. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. For Leo. Messages for Leo, please. Okay, you do have here the King of Cups. Nine of Cups. The Star. Bottom of the deck is the Page of Swords. Meron ako nakikitang person dito na malaki yung paghahanga niya sa'yo. And itong person na ito, I don't know, maybe ang tingin mo kasi sa sarili mo, you're not cute, alam mo yun. Yung parang ito lang ako, bakit ako magugustuhan itong taong to? Parang maybe you don't feel good about yourself. Marami kang insecurities. Pero believe it or not, itong King of Cups really do likes you. Oo, meron siyang ibang options. Pero hindi naman naging hadlang yung option na yon sa pagkagusto niya sa'yo with the Star. And I feel like marami kang priorities na iba. And some of you pwedeng may iba ka pa rin namang options, yung iba naman wala, but some of you meron. And I don't know if you're already married or may marriage na involved, pero kahit ikaw ay may kakonect na or married na, itong person na to is really attracted to you. Okay? Sobrang attracted siya sa'yo. And tell me more. For Leo, please. Isang shuffle na lang. Ace of Swords is here, Eight of Cups, and the Strength card. Itong Strength card, I see this as maybe a friend or best friend or maybe a soulmate, no? Kasi nakikita natin medyo matibay ang connection or relationship or ang connection ninyo nitong person na ito. Pero ito yung nagiging dahilan kung bakit parang hindi nawawala sa isip niya na in the future, magkakaroon ninyo beginning sa ating dalawa. Hindi man ngayon, but in the future. Honestly, itong person na ito ay he keeps on thinking of you. Pero at the same time, minamanifest ka na rin niya eh. Yung pag-iisip niya na yon may kasama ng manifestation. Minsan nagfa-fantasize na siya or nag-iisip na siya na kung ano-ano regarding sa inyo and some sort of manifestation na nagaganap dito sa taong to. You do have the Chariot and the Nine of Swords, so marami kang problema or may reason sa'yo para umalis or lumayo para sa ngayon. The Eight of Wands, maybe may kinalaman sa family matter, business or career with the Three of Pentacles. And the Ace of Wands, maybe may mga new beginnings ka rin na pinagkakabalahan ngayon. You are a very spiritual person, the High Priestess, magsalita man itong person nito or hindi, ramdam mo kung ano yung naramdaman niya because, you know, Two of Pentacles, so marami kang priorities ngayon, that's why maybe masyado kang cold sa ngayon sa person na ito, but, you know,
nakikita kanya sa panaginip niya, the Eight of Cups, I can see the moon here, so that's Pisces energy, nagpapakita ito ng dreams, mula, or maybe daydreaming kind of energy dito sa person na ito. Itong person na ito is checking you out sa iyong social media. Chine-check ka niya sa iyong mga social media accounts or social media platforms. Kung ano man yung meron ka na social media. Chine-check niya. And I don't know, some of you isipin, hindi, wala siyang ganun. Wala siyang, for example, ano, no? TikTok. Hindi, wala siyang TikTok. Eh, hindi mo lang alam. Maybe, he or she is using the app. Kahit hindi siya, I don't know if you can do that kasi hindi ko pa na-try na mag-check ng application ng hindi naka-login or hindi naka-sign in. But, sinesearch ka niya sa ibang social media platform. And, this person is really watching you. Anong challenges for you, Leo? Mga challenge para sa'yo. Mga challenges para sa Leo. You do have here the Judgment, Six of Cups, and the Knight of Pentacles. Some of you, ang challenge is I don't know, something to do with mga tao na nagdidikta sa'yo or nagsasabi sa'yo. Some of you, pwede mong kinalaman ito sa pag-aaral. If you're learning something, pwede hindi mo nagigets or hindi mo nakukuha yung mga sinasabi sa'yo. Some of you, money is one of the main challenge here. Nauubos yung mga iniipon or naiipon or walang naiipon. You have accomplishment pero hindi ito enough. The world is here also at the bottom of the deck then. So, I feel like yung iba sa inyo challenge ay yung mga ino-offer or yung mga nasa harapan mo ngayon na parang gusto mo i-grab kaya lang may mga kulang pa, which is high chance na may kinalaman sa money. So, yun yung mga challenges. And I can see big change pagdating sa iyong career. Some of you pwedeng mag-take ng mga vocational course. Big change din pagdating sa iyong reputasyon. Pwedeng in the past, hindi masyadong maganda ang tingin sa'yo dahil sa mga pangyayari sa buhay mo. But because you have learned how to let go, umiwas, lumayo. Hindi ka na nila napapansin. And some of you pwedeng may kinalaman sa mga naging relasyon in the past or karelasyon. So, naging medyo compared in the past, you are more stable emotionally ngayon. Okay? Mas emotionally stable ka na. So, in the near future for Leo, you do have here the Hermit. Page of Swords. Nakamoy ako ng alcohol. This could be a reading. The Lovers. Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius energy. Virgo. Gemini. I'm seeing a person here in the past na pwedeng
bumalik and to tell you his or her intentions. Pero meron muna siyang mga ika-cut off. Meron siyang ika-cut off in order for this person na makalapit or makagawa ng action towards you. It's like hindi niya magawa itong actions na ito dahil sa past niya or dahil sa dapat niya munang i-cut off dito, and that could mean another relationship or maybe a situation. Pero high chance na it's a person na kailangan niyang i-cut off para makagawa siya ng action papunta sa'yo. This person is planning already na sumugod or mag-take ng actions. But with the Seven of Cups, of course, and hindi na rin naman siya happy. If you're dealing with someone na in a relationship, hindi na rin naman kasi siya masaya sa relationship na yun. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.